Magandang gabi sa aking mga kapwa Taguigeño. Ngayong gabing ito ay magkakaroon po tayo ng isang special report patungkol sa 434th anniversary ng pinakamamahal nating bayan ng Taguig. Noong April 25, tayo po ay nag-celebrate ng 434 years. At dahil panahon ng pandemya, minarapat po natin na mag-celebrate sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang anniversary month. Ang mapapanood niyo po ngayong gabi ay ang ulat natin sa sangguniang panglungsod ng pinakamamahal nating bayan ng Taguig na i-deliver po natin noong April 28. Mga kababayan, panoorin niyo po ito. Sa paggunita natin nung anibersaryo ng pinakamamahal nating munisipyo na ngayon lungsod ng Taguig, parte ho ng ating anniversary month ay mag-uulat po tayo tungkol sa mga ilang mga pinakamahalagang issue ngayong 2021 mula nang nagsimula ang pandemya at yung ilang pinakamamahalagang mga programa at aksyon na sama-sama ho nating ginawa. Bukod dun sa pangmalawakan nating aksyon, alam mo ng ating mga kababayan, ano yung ginagawa natin sa mga particular na mga issue. At dito ho, napakalaki ng naiambag ng ating City Council, and in fact, many of the members of the council during our ocular inspection of our quarantine and our hospital facilities accompanied me, no, para mismong makita nila at mismong makatulong sila dun sa paghanap ng mga solusyon. Kahit anong dami ng kaso natin, kung kaya natin i-control, kaya nating i-manage, naka-quarantine natin ang mga kababayan natin, hindi nagkakasakit ang mga matatanda at may comorbidities, nababawasan ang na-ospital at walang namamatay. Ibig sabihin ho nun, kaya nating umusad. Kaya natin na dahan-dahan magbukas na ang ating ekonomiya, makabalik na yung mga kababayan natin sa kanyang hanap buhay. Ang TPDH, 110-bed hospital. Ngunit, nag-extend tayo ng another 130 beds para tulungan ng ating mga kababayan. So opo, napupuno po ang TPDH. Opo, siksikan po sa TPDH pagdating ho sa mga pag-alaga natin, pagtanggap natin sa ating mga COVID patients tulad ng lahat ng ospital dito sa Metro Manila. Ngunit, ang TPDH ho, yung kabayanihang ginawa nila, hindi ho makakaila. 110 beds. Ang sabi ng DOH, 30%. That's only 33 beds for COVID. Anong ginawa ho ng TPDH? 130 beds. So, above and beyond para maalagaan natin ang ating mga kababayan. At yan ho, saksi ho dito ay pinakamababa ho tayo sa case fatality rate. Kaya patuloy ang apela natin sa mga national government hospitals na patuloy magdagdag ng mga kama para hindi ho cargo natin lahat. Pero ho, hanggat merong pasyente na nangangailangan, ang sabi sa akin ng TPDH, bukas ang pinto nila at aalagaan po nila. So maraming salamat sa TPDH. Ang ginawa natin ngayon sa TPDH, bumili na ho tayo at meron tayong mahigit 10 ventilators at meron tayong critical care na binibigay kahit na tayo ay isang primary hospital. Ang primary hospital po, walang ICU ho yan. Ngunit in-upgrade ho natin para ngayon sa panahong ng pandemya, nakakapagbigay tayo ng critical care sa ating mga pasyente. Tinututukan natin yung expansion dahil ho, hindi pwedeng yung mga tent ho natin na panandalian umabot na ho ng isang taon. So opo, naluluma rin ho yan. Hindi basta-basta napapalitan dahil nandyan ho yung ating mga kababayan. Nagpapalakas, nagpapagaling. Ang isa hong ginagawa natin ay nagbibuild ho tayo ng modular tents. Yung modular tents ho, mas matibay ho to dun sa initial natin na ginawa. Ito ho ngayon ay gawa na rin ho to sa mga container vans. Pangalawa ho, ang ginawa ho natin, gumawa na ho tayo ng TPDH extension. So yung ilan ho sa inyo, kasama ko nung umikot dito. So hindi ho dito pwede magderecho ng pasyente. Ang triage nito, yung pag-assess dun sa pasyente, mangyayari rin sa TPDH. Pero ngayon ho, in-equip ho natin ang lakeshore para ho pwede siya tumanggap ng mga kasong mild na hard of breathing, also yung mga moderate cases. So yung mga dati i-hospital ho natin, pwede ho natin dalhin dito. May mga nurse ho dito, may mga doktor ho dito, may mga gamit ho dito.
yung iba ho nating mga kababayan, pwede ho nating ilagay sa ating mga quarantine facilities. So pwede nyo lang ho unang-una, yung PWD Center, again, kasama kong iba nating mga konsehal na inspect ho natin, inayos ho natin dahil ho nagamit na ho natin last year yan, pininturahan, inayos yung mga ibang mga areas. Pangalawa ho, yung Lakeshore Hotel po natin. So as you know, ongoing na rin ho yan. Meron tayong 40 units dyan, no, na continuously inaayos. Yung pangatlo ho, yung isang private facility natin dito sa Seabreeze, in-inspection rin ho natin. May doktor, yung kasama ko ho dyan sa photo, doktor ho natin yan. So kahit yung quarantine facilities ho natin, meron ding mga doktor. Ibig sabihin, kahit mild ho yan, kung may nararamdaman, may doktor dyan, may mga nurse. Dito po, tatlong nurse, isang doktor, dyan na rin ho sila natutulog. Meron na rin ambulansya dyan kung kailangan dalhin sila sa ospital. Ang home care ho, ang napaka-importanting mga component niyan ay yung pag-alaga at pagtutok ng ating mga health center. So kung meron hong positibo na alam natin pwede magpagaling sa bahay, alam nyo po, ang chicken pox, no, ang bulutong, lubhang nakakahawa din, nasa hangin pa ho yun. No, yung sore eyes, yung beke, yung mumps. Pero natuto na rin tayo kung meron tayong kapamilya na hindi naman ganun ho, kagrabe ang sakit, pwedeng magpagaling sa bahay ng chicken pox at iba pa. So pwede rin ho nating turuan ang ating mga kababayan basta nagagabayan sila dun sa mga hindi makakapag-quarantine, paano mapapagaling sa kanilang mga bahay. Pero ang key ho dyan, at pinapaganda, inaayos pa ho natin dyan, ay yung pag-deliver ng barangay, ng bao, ng mga supplies para hindi na sila kailangan lumabas. Yung standby na emergency vehicle mula sa health center or sa barangay natin. Yung telemedicine para lahat ho ng positibo, alam ho nila pwede silang makakausap ng doktor o nurse kung kailan man nila kailangan at makakuha ng gamit o gamot, at kung kailangan ay matriage sila, mapadala sila sa ospital. Gusto ko rin i-assure yung City Council na tayo nagpaplano para sa future. Ito pong TPDH extension ho natin doon sa mga nakapasyal ho sa atin dito sa Tabiho, sa Western Bicutan, dito sa Tabiho ng TPDH. Napakalaki ho, napakaganda. Sa ilang buwan, inaasahan natin na yung ilang palapag nito magagamit na ho natin. So maliligpit na natin yung ibang mga modular, mas matututukan natin. Bakit ho importante sa atin to? Ito ho ang key natin sa new future. Hindi lang ho new normal, new future. Kasi naniniwala tayo, pag handa tayo dito, Taguig City can lead dun sa pagbubukas ng ating ekonomiya, pagbalik ng hanap buhay ng ating mga kababayan, at pagsisiguro na lahat ng nagkakasakit na aalagaan. In-inspect ho natin yung Taguig General Hospital. Napakaganda ho. Tingnan nyo yung rampa, no? Ito ho yung nasa second floor na ramp, yung emergency ho nasa baba, yung ramp ho nasa taas. Hopefully ho, ang target ho natin, first quarter next year, pwede na ho nating magamit. Ang cash aid ho, dalawang aspeto, yung lokal at yung nasyonal. Hindi ho nagpasa ng bagong batas ang Kongreso, kundi kinuha sa sukli doon sa ipinasa nung panahon ni Speaker Allan. Paglilinaw ho, ito yung mismong joint memorandum order ng DSWD, DND, and DILG. Yan ho ang nakasulat sa Joint Memorandum Order. So hindi ho totoo ang sinasabi ng ilang mga DSWD representatives na bahala ho tayo. Sana po, ganun na lang. Dahil sa top naman ho, hindi tayo nagkaroon ng reklamo. Malinaw ho dito sa Joint Memorandum Order na ipoprovide nila yung list, kaparehong listahan na binigay nila noon, at inantay pa natin yan ng isang araw, yung pag-verifika niyan. Pangalawa, ang mabibigyan, uunahin yung SAP, SAP 1, SAP 2, bayanihan, waitlisted, at 4-piece. Sa mga minamahal kong mga konseho, sa mga kababayan kong Taguigeño, ang binigay ho sa atin ng national government, 805,835. Ang na-distribute na ho natin, na-disburse, 432 million. Yan ho ay yung target ho natin na 130,816 beneficiaries na SAP 1, SAP 2, bayanihan, waitlisted, at 4-piece. Pero ulit ko ho, ito yung beneficiaries na individual. Pero cargo ho nila yung kanilang pamilya. So yan ho yung sinasabi natin na pagkatapos ho ng distribution, papakita ho natin kung Juan de la Cruz ang nakuha 3,000, papakita ho natin sino yung dalawa pa na dependent niya, na kasama ho niya. Kasi ho, yung 130 na to, kumakatawan to sa isang buong pamilya na may maximum na 4,000 and may minimum na 1,000 kung individual lang ho siya. So yung 130,000 na to,
kung ita-times 4 po natin, yun ho ang kumakatawan sa lahat ho ng nakatanggap. Pero yung iba ho ang nakuha 2,000, 3,000, 4,000. Kung gusto ho nila itong apela at nagbago ho ang kanilang isip at nagkamali sila, meron pala silang tatlong kapatid o tatlong anak na above 18 na kasama, pwede ho ilapit sa appeals to at ikokonsidera ho ng ating appeals committee. Pero sa ngayon ho, yung pagbabaho ng 2,000, 3,000, 4,000, base ho yan sa form na sila mismo ang nagsasubmit. Gusto ho natin, lahat ng mga kababayan natin, as much as we can give. Dahil ito naman, tumutulay lang tayo sa pondong ibinababa natin. Gusto ho natin, lahat ng mga kababayan nating Taguigeño makatanggap. Sa ngayon ho, yung nakikita nyo, projected remaining 373,689,000. Yan ho sa pagpapatuloy ng distribution ng SAP 1, SAP 2, Bayanihan, 4-piece waitlisted. Pagkatapos ho nun, yung remaining ho niyan, lahat ng hindi nakakatanggap, sisiguraduhin natin na yung bawat pamilyang Taguigeño na nangangailangan, meron hong 1,000 bawat individual above 18. So sa 805 million, sa pinal na tala ho natin, dapat 805,000 Taguigeños ang makakatanggap ng 1,000. At makikita ho natin yan. Kaya ho, wag ho kayo mag-alala, mga kababayang Taguigeño. Alam ho natin, makakarating ho sa inyo yung ayuda o yung tulong. Yung top ho natin na nakapagbigay ho tayo ng 4,000 pesos to 158,991 beneficiaries. Halos 635 million po ang nagastos po natin dyan during 2020. So yan ho yung hindi ho nakatanggap ng SAP, kinargo ho ng local government. Bukod ho dyan, alam nyo ho naman kung susumahin, mga kababayan kong Taguigeño, mahal kong konseho, tayong may pinakamalaking binigay ng mga tulong sa ating mga kababayang Taguigeño. Hindi ho natin to pinagmamalaki. Kinukwento lang ho natin to dahil naniniwala tayo dito, kulang pa ho to. Kulang pa. Ang advokasya natin ay patuloy na magbaba ng pondo ang national at local government dahil lubos na nangangailangan. Bukod sa top, nagbigay ho tayo ng 2 rounds sa ating mga TODA, 8,595. At nagpapasalamat ako sa mga miyembro ng konseho dito na kasama natin nag-distribute. Sa JODA ho, tayo lang ho ang nag 3 rounds na tulong sa ating mga jeepney drivers. 3 rounds dahil matagal silang hindi nakapasada. Kasama rin ho ang PODA, pati ho ang mga UV, taxi, pati ho yung mga angkas, mga riders, 2,250 of them nabigyan ng 4,000. Dahil tigil, nung panahon na yung 2020, tigil sila lahat. Bukod ho dyan, yung mga sectoral aid natin, 59,000 seniors ang nakareceive ng 4,000 na tulong sa ayuda. 14,000 mahigit na PWD. Vendors, fisher folks and farmers, 2,081. At ang mga scholars ho natin, 5,000 ang natanggap. 20,000 mahigit sa kanila. Ako ho, ang inaalma ko ho, hindi ho yung ayudang to. Dahil ito ho, alam natin makakarating sa inyo. Ako ho, ang pinoproblema ko, yung matagal ng pangako sa atin ng DSWD na hindi pa rin ho nabababa sa mahigit 30,000 na pamilyang Taguigeño. Para ho malinaw, balikan ho natin yung 2020. Nagpasa ho ang Kongreso sa ilalim ng pamunuan ni Speaker Alan Peter Cayetano ng Bayanihan. Sa malapit na koordinasyon sa ating mahal na Pangulo, ang gusto ng Pangulo, makatanggap agad ang mayorya ng mga pamilyang Pilipino. Yung unang tranche ho, binaba sa LGU. Pagbaba ho sa LGU, tayo ho ang nag-distribute tulad nitong ira. Sa pangkabuuan, sa buong Pilipinas ho, mahigit 90% ang nababa na SAP 1. Sa Taguig ho, 100% nung dinaan ho sa LGU. At patunay dito ay yung tiwala ng ating Pangulo na nung dumating ho yung ira, hindi ho siya bumalik dun sa ginawang style sa SAP 2 na through the financial service providers, through the DSWD, ang desisyon ng Malacanang ibaba sa atin. Kasi tingnan nyo ho nangyari sa SAP 2. Ang na-claim po sa SAP 2, 60,495 yung mga naka-claim ho. Equivalent to 483,960,000. Ito po, hindi ho unclaimed yan. Dapat ho nakasulat dyan. DSWD, Financial Service Provider, unclaimed. Dahil ho, marami ho dyan, hindi ho kasalanan ng ating mga kababayang Taguigeño. Dahil sinabi na ho natin, hindi ho lahat may kapasidad na maka-claim online. So yan ho yung isang masakit na katotohanan na paulit-ulit nating inaapila sa DSWD,
sa financial service providers hanggang sa taas na ho sa mahal nating Pangulo, na utusan na ho ang mga financial service providers, utusan na ho ang DSWD na ibaba ang pera sa mga kababayan ho natin. Pero ito naman ho, 8,000 piso bawat pamilya. Sa bayanihan, ganun din po, 16,000 po to. Hindi katulad ng SAP2, ang bayanihan to po, yung buong 16,000, waitlisted po to, no? Waitlisted. Yung buong 16,000 na inaprubahan, yan ho yung binagsak, ibinigay. Mas maganda yung naging sistema dito, no? Maraming na download ka agad yung 16,000, 27,156. Pero meron ulit tayong 9,860 families na unclaimed. Hindi ho unclaimed yan. TSWD and FSP declared unclaimed. Ang bayanihan 2, mas marami ho tayong binigyan ng oras dito. So far, yung bayanihan 2 po, 99.9%. So sa distribution ho ng ating stay-at-home packs, unang-una ho in 2020, no, I think we're the only city na ito almost 300,000 families. 300,000 po. Dahil lahat ho sinikap po nating binigyan, no? Lahat ho ng mga pamilya, lahat ho ng mga household. Kung medyo madami ho ang nasa loob ng isang household, nagbibigay pa tayo minsan ng 2 o 3 batay ho sa assessment ng ating ground team kasama ang barangay pag sila ho ay umiikot. So in 2020, we were able to give 3 rounds sa ating mga kababayan. Ang stay-at-home packs ho, tayo rin yung unang-unang syudad itong 2021 na sa unang araw pa lang ho ng pagdeklara ng ECQ ay nag-ikot ho agad tayo. So sa pangkabuuan ho, as of April 26, ang nabakunahan ho natin 29,603. So patuloy ho nating abutin yung mga kababayan ho natin. Baka ho may mga iniinda silang sakit na kasama dun sa listahan, i-encourage ho natin na mag-vaccinate. Marami ho sa mga kababayan natin, mukhang malakas ho ang pangangatawan, aktibo, pero kung ikaw ho ay merong mga comorbidity na nakasulat ho doon sa ating listahan kasama yung asthma at iba pa, kailangan nyo ho magpabakuna. Dahil ho ang COVID, kahit anong lakas natin, kung meron ho kayo ng mga sakit na yan, malaki ang pagkakataon, kayo ay ma-hospital pag kayo ay tinamaan. So gusto natin lahat ng may comorbidities ay mabakunahan. Pangalawa ho, yung ating mga seniors. Mababa pa ho ang turnout sa mga seniors ho natin. So, tumutulong na rin ho ang BAO ngayon para lalong mahikayat yung ating mga kababayan. Siguro, alam nyo rin ho, merong mga nag-reach out na rin sa aking mga counselors na pinapaabot yung congratulations sa ating health team, sa ating vaccination team, dahil sa pangkalahatan, I think isa tayo sa pinakamaayos, kung hindi pinakamaayos na sistema sa vaccination. Almost 45 minutes, less than 1 hour, tapos na ho yung buong proseso. Pagdating ho dun sa ano ang epekto ng bakuna sa atin, almost 100% yung pagprotekta sa severe cases. A2 at A3, mahalaga ho to dahil ito yung pinakamalaking porsyento ng na-ospital. Ibig sabihin ho nun, kahit lahat ho tayo magpabakuna, paulit-ulit lang ho na magsasara tayo pag nagkaroon ng surge. So ang hinahanda ho natin ngayon, ang sabi ng DOH ay yung A4, no? Pero wala pa hong balita diyan, ibababa natin once meron na tayong guidelines. Unang-una yung pag-register, wag ho kayo mag-alala. Unang-una yung trace.taguig.gov.ph. Marami na ho nating 100,000 ng mga kababayan nating ang naka-register. So tayo nagpapasalamat sa national government na ginawa rin tayong isa sa mga pilot dahil sa cold storage facility natin at yung experience natin sa cold chain management. Again, nagpapasalamat ako sa ipinasang budget ng ating city council, yung maayos na fiscal management ng ating city council sa paggabay ng ating city council. Wala pa rin ho tayong utang, meron pa rin ho tayong natitirang mga pondo na pwedeng gamitin. At dahil dito, tayong isang lungsod na pinakahumalawak yung portfolio. Ibig sabihin nun, hindi lang ho isang-isa ang binili ho natin. Ngayon ho, nakapila tayo para sa 4 na bakuna. Maraming mga organisasyon bumili ng sarili nilang bakuna. Pero hindi nila alam kung anong gagawin pagkatapos nun. Tayo ho, we can store it. Wala hong bayad. Servisyo natin sa kanila yon. We will store the vaccine. And kung wala rin silang mga mag-a-administer ng vaccine, pwede nating ischedule. Tayo rin ho mag-a-administer ng vaccine sa kanila. Tulong natin sa kanila yon. Pero paliliwanag ko rin sa lahat,
ang national government, ang Kongreso ay naglaan ng budget sapat para sa libreng bakuna ng bawat isa sa kwalipikadong Pilipino. Yung vaccination is one key component to help us in the new normal. So yung appeal ako rin sa ating konseho at mga kababayang Taguigeño, tulungan talaga tayo dito sa vaccine hesitancy. Marami pa tayong mga kababayan, yung isa, dalawa, tatlo na makumbinsi nyo, at yung mga grupo, mas malalaking grupo na makumbinsi natin, ang laki ho ng magagawa sa pangkabuang kilos at galaw ho natin. So ito ho yung iba-iba nating mga facilities. Nakita ho talaga natin yung advantage nung pagkakaroon ng mga hubs sa mall. So nung una, gusto natin lahat skwelahan. Pero nakita talaga natin mas komportable yung mga kababayan natin. So aside from the community hubs, yung iniisip po natin talaga ay maghatid sundo, no, sa mga malls po natin. To summarize everything, mga minamahal kong miyembro ng City Council ng Lungsod ng Taguig, as we celebrate, no, our Foundation Month, I'd like to assure each and every one of you na naka-roadmap po kung saan tayo papunta. Hindi lang ho tayo nagpaplano ng para ngayon, para maraos yung napagdadaanan natin ngayon, pero nakaplano ho tayo kung saan tayo papunta. These are temporary measures. Pero I'd like to assure the members of the City Council na tayo rin nagpaplano para sa pangmahaba ang panahon, para handa lagi ang Taguigeño. Maraming salamat sa mga kababayan kong Taguigeño sa inyong pagsubaybay sa ating special report na ito. Tandaan po natin, habang ginugunita po natin, inaalala ang kabayanihan ng nakaraan, tayo ay laging nagpaplano para sa mas magandang kinabukasan. God bless Taguig po at magandang gabi sa inyong lahat.